Araw mga classmates, welcome back to my channel. Naghango tayo kanina nung mga late born natin, so second batch. So pag-usapan natin ngayon, alam ba mga crosses nung ginawa natin dun sa mga late born natin ng second batch. So pakikita ko ngayon sa inyo kung ano yung mga materials na ginamit natin. Ito yung ginamit nating broad stag na black henny. So bakit ito yung ginamit nating materials? So based sa aking sa sinurvey ko, ito mostly kasi ang hinahanap mga ganitong rare na kulay na binabae. So ito ngayon ang pinroduce ko ngayon na second batch ng late born. So ang tanong dyan, saan ko ba siya kinross na mga bloodline? So syempre ang ginagawa ko naman, practice namin, kinakasa ko rin din itong mga ganito sa mga winning line din natin ng bloodline. So ito din mga winning line natin, mga ganito, mga binabae. So kung nasusubaybayan nyo yung mga vlogs ko, so hindi nawawalan yung mga henny na pinuproduce natin. So ito WPC banded to late born. So ito yung broad stag natin na ginamit ngayon. So puntahan natin naman yung mga hen at saka yung pulit na ginamit natin dun sa pag-cross dito sa bloodline na to. Tara, samahan nyo ako. So ito yung yung broad hen natin na kinross natin sa black henny. So bloodline nito, perfection round head, banaho line. So sa na-produce ko, apat kasi yung ginamit kong materials dito na babae. So over dun sa black henny. So sa 35 na pieces na itlog, ang napisa is 28. So nasa 80% yung yung na-hatch sa kanya. So magandang na number na rin yon sa pag-produce natin ng second batch. So ito ang nakuha natin itlog dito. So mga nasa 10 pieces yung na-collect natin sa kanya . So ang napisa, di bali 8. So magandang number din yon. So ito medyo may edad na rin to . Mga nasa 2 years na to, pero maganda siya mag-produce ng mga anak at saka mangitlog. So ay matagal pa natin magamit tong tong broad hen na to. So ayan yung perfection round head natin. So ito naman yung yung golden boy na sweater hatch. So yung golden boy natin, EJ line, yung nakuha natin kay Jap Biray. So kinross ko din dun sa black henny natin. So sa 7 itlog niya, ang napisa is 4. So kahit paano, maganda rin yan. Nasa lagpas 50% din yung na-hatch sa kanya. So hopefully maganda yung maging resulta dahil magandang inahin siya. So yan ang ginamit natin, yung sweater hatch natin. Itong pangatlo naman, ito yung anak nung unang inahin na pinakita ko sa inyo. So ito naman pulit to. So kakaumpisa lang niyang mag-produce. Ito naman ang hatchability naman nito, napisa niya sa 10, 8 ang napisa sa kanya.
So maganda rin yung resulta nung ano niya sa unang salang niya. So ito naman perfection hatch naman to. So hindi tayo laging meron tayong hatch kasi importante yung hatch sa ano sa breeding. Kasi nandun yung gameness eh. So hindi natin winawala yung mga hatch diyan pag sa breeding natin. Yung ano naman, yung pang-apat, yung ano naman, yung John Bishop Kelso na doon sa kapatid ko yun, kay Alan. So, kinuros ko din yan sa Black Henny, yung Kelsong yun. Sa walong itlog, walo yung napisa. So, maganda yung resulta. So, perfect na 100% napisa yung walong itlog niyan. So, hopefully, do sa mga napisang 28 na sisiu, sana maganda yung maging resulta niya at saka maging healthy yung mga alaga natin. So yung mga interested na gustong, lalo na do sa mga gusto sa mga Black Henny, pwede naman tayo magpa-reserve dyan kung pwede tayo mag-out ng 1 month. Kung do sa, pwede natin i-share yung bloodline na yan para sa mga backyard breeders natin. So yun, yun muna yung mai-share ko sa inyo ngayon, yung second batch nung late born natin. And then update ko kayo kung ano na yung mga magiging resulta niyan. Actually may mga nauna na eh. Pero ang ginamit ko doon, Mel Sims Black. Doon sa mga, same din sa mga pinakita ko kanina. So, mga 1 month. So, update ko din kayo kung ano naging resulta, kung resulta nung ano natin, nung pagpapalahi natin. So, huwag basta huwag nyo kakalimutan, paki-subscribe na lang sa channel natin, paki-like and share, and paki-pindot na rin yung notification bell para lagi kayong updated sa mga videos ko. So hanggang sa muli, magandang araw sa inyo.